Welcome to my channel, Mazvi Health and Life. Before we start, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell. Make sure na panoorin ang video para awareness sa sakit ng depression. Ano ba ang depression? Paano ito gagamutin? Ang depression ay isang mood disorder. Ang depression nakikita natin sa ibang tao. Ngunit maaaring nahihirapan tayong makita ito sa ating sarili. Ang depresyon ay isa sa mga pinakakaraniwang psikolohikal na problema ngayon. Ito ay hindi lamang isang estado ng pagiging malungkot o malungkotin. Ito ay isang tunay na sakit. Ang dahilan ay lumilitaw na naugnay sa isang pagbawas sa mga kemikal na nagpapadala ng mga signal sa utak. Pinatataas nito ang panganib ng family history ng depresyon, pag-asa sa alak o pagpapakamatay. Pinatataas din nito ang panganib ng malalang pananakit, pananakit ng ulo o migraine, at mataas na emosyonal na stress. Ang mga taong may depresyon ay maaaring malungkot, nalulumbay, hindi masaya halos araw-araw. Mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, kawalan ng pag-asa o kawalan ng halaga. Pagkawala ng interes sa mga libangan, kaibigan, at aktibidad na minsan nagbigay ng kaligayahan. Hindi siya makatulog ng maayos o sobra ang tulog, walang kwenta ang pagkain, sobrang pagkain. Pagtaas o pagbaba ng timbang. Nanghihina o palaging napapagod. Kahirapan sa pag-concentrate o paggawa ng mga desisyon. Pagkawala ng gana sa sex. Lumilitaw ang mga pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, ulo o likod, mababang pagpapahalaga sa sarili, mga pag-iisip na walang kahulugan ang buhay. Natural na luna sa depresyon na maaaring mong gawin. Ang patuloy na pangangalaga at suporta ay makakatulong sa mga tao na pamahalaan ang sakit. Maghanap ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at therapist na makakatugon sa iyong mga pangangailangan. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nasa sakit na ito, humingi ng tulong. Siguraduhin gawin mo ang mga bagay na gusto mo, paghahardin, paglalakad sa kalikasan, panonood ng sine. Gantimpalaan ang iyong sarili para sa maliliit na tagumpay. Sa sandaling simulan mo ang pag-inom ng gamot, asahan ang mabagal na pag-alis ng mga sintomas. Ang depresyon ay dumarating ng dahan-dahan, hindi kaagad. Tanungin ang iyong healthcare provider kung gaano katagal bago simulan ang paggamot. Alagaan ang iyong physical na katawan. Kumain ng balansing dieta, kumain ng maraming prutas at gulay. Mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 3 beses sa 1 linggo sa loob ng 30 minuto. Magiging komportable ka kahit na may banayad hanggang katamtamang ehersisyo. Ang ehersisyo ay makakatulong sa paglaban sa depresyon. Subukan din ang stress management at relaxation techniques. Magandang halimbawa ang yoga, meditation at tai chi. Gumawa ng iba pang mga bagay tulad ng paghahalaman, gumawa ng gawaing bahay, o makipag-usap sa mga kaibigan. Gawing bis ang sarili. Huwag gumawa ng malalaking desisyon tulad ng pagpapalit ng trabaho, diborsyo, o pag-aasawa hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. Huwag uminom ng alak. Maaari nitong mapataas ang depresyon. Uminom ng mga gamot ayon sa inireseta. Huwag ihinto ang pag-inom ng gamot o ayusin ang dosis ng hindi nakikipag-usap sa iyong healthcare provider. Huwag ibahagi ang iyong gamot o gamitin ito sa ibang tao. Sabihin sa lahat ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng reseta at over-the-counter na gamot, bitamina, at supplement na iniinom mo. Makipag-usap sa iyong pamilya at mga pinagkakatiwala ang kaibigan tungkol sa iyong mga damdamin at iniisip. Hilingin sa kanila na tulungan kang mapansin ang mga pagbabago sa iyong pag-uugali ng mas maaga. Para matulungan ka, at kung kinakailangan ay maisa sa ayos ang gamot, makipag-usap sa tagapangalaga ng iyong kalusugan kung hindi ka gumagaling. Maaari din niyang i-adjust ang iyong gamot. Maging matiyaga. Isang proseso ang paggaling mula sa depresyon. Huwag masiraan ang loob kung medyo matagal bago gumanda ang pakiramdam. Kumuha ng sapat na tulog. 8 oras sa isang gabi. Ang sobrang tulog o kulang sa tulog ay maaaring magdulot ng iba pang pisikal at emosyonal na problema. Turuan ang iyong sarili. Basahin ang tungkol sa mga opsyon sa paggamot at mga gamot. Kung mayroon kang lakas, dumalo sa mga lokal na kumperensya o mga grupo na sumusuporta sa may depresyon. Wala kang kasalanan sa sakit na ito. Huwag sisihin ang iyong sarili sa iyong depresyon. Panatilihin itong simple. Sinasaid ng depresyon ang iyong lakas at konsentrasyon. Kaya hindi mo magagawa ang lahat ng bagay na dati mong ginagawa. Magtakda ng maliliit na mitin at gawin kung ano ang kaya mo. Kung may kasama ka naman sa bahay o di kaya nakasabay lang na isang taong dumadanas ng anxiety attack,
magsabi na labanan ang nararamdaman. Mas makakatulong kung magbigay lang ng alalay at simpatya. Isa pa ang pagsabay sa breathing exercises para maibsan ang anxiety attack ng kasama. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell so that we notify you when we upload new videos.